Hi everyone! Magandang umaga po. Welcome po muli dito sa aking channel. Ako po si Smile. So, ang ating vlog for today ay tungkol sa ating mga mahal na magulang. Ayan. So, hindi po Father's Day ngayon, hindi rin Mother's Day, pero pag-usapan natin sila. Dahil sa panahon natin ngayon, nakakalungkot kasi maraming mga anak ang walang respeto at pagmamahal sa magulang. Minsan, pag matanda na, pinapabayaan lang. Minsan, nakikita pa natin, napapanood natin na sa video ng mga vlogger na pinapabayaan yung parents. Minsan, kahit doon sa may nakita ko dati na dalawa lang sila mag-asawa, may mga sakit pa, wala yung mga anak, nakakalungkot. So, gusto ko lang mabuksan at ma-realize nyo ang mga bagay-bagay kaya ako ginawa yung video na ito. Habang nandyan yung parents nyo, habang buhay na buhay sila, ipakita nyo at iparamdam nyo yung pagmamahal nyo at respeto nyo po sa kanila. Sana lagi nating maisip yung mga sakripisyo nila noong tayo'y baby pa, noong nasasinapupunan ka pa ng nanay mo, hanggang naging baby ka, halos hindi yan makatulog, halos hindi yan makakain ng tama kasi kakabantay sa'yo, kakaalalay sa'yo. Ayaw kanyang madapuan ng langaw. Tapos ngayon, paglaki mo, sinasagot-sagot mo pa yung parents mo. Binibigyan mo pa ng sama ng loob. Kung ano-ano lang, wala ka pang respeto. Minsan, yung iba pa dyan, sinasaktan yung parents. Gaya na lang nung napanood ko sa Tulfo dati, yung sa Tulfo na nag-viral na yung anak niyang babae na tatrabaho sa barko na sinampal ng tsinelas yung kanyang nanay. Nakakalungkot, nakakadurog ng puso. Hindi po natin yun dapat ginagawa sa ating mga parents kahit sobrang, halimbawa sabihin na lang natin galit ka or masama yung loob mo sa nanay mo. Huwag po ganun, huwag nyo pong sakpan yung parents nyo dahil makakarma kayo at darating yung panahon, hindi natin alam, baka magkaanak din tayo, gagawin ng anak natin yan sa atin. So, sabi nga, what goes around comes around. Tama ba yung aking quotes? So, ayun lang guys, gusto ko lang ma-realize nyo na lagi nating isa puso at isa isip ang mga ginawa ng mga parents natin para sa atin, yung mga sakripisyo nila. Alam ko may mga parents na pasaway, laging minsan naiirita tayo sa kakadaldal nila, sa kakapangaral nila, paulit-ulit. Pero lagi nating isipin na wala pong mga magulang na intensyong mapasama ka or gusto lang nila yung kapakanan mo, yung magandang kinabukasan mo, mapabuti ka. Kaya yun lagi ang isipin natin. At yung mga anak na naglalayas, porketa pinagsabihan, pinangaralan, nagre-rebelde, maling-mali po yan. Sana baguhin niyo po yung pag-uugali na yan para pagdating ng panahon, wala po kayong pagsisihan, wala po kayong regrets. Kasi hindi po tayo makakabili ng ibang parents. Pagdating ng panahon, mamimiss din natin yung pangangaral ng ating parents. Kasi hindi ba habang buhay, makakasama po natin sila. Darating ng panahon, kukunin na sila ni Lord at wala ng taong, wala ka ng magulang na mag-aalalay sa'yo. Diba? So ngayon habang naandyan pa sila, malakas at kailangan kanila, kailangan na minsan kapag may pamilya ka, nakakalungkot din na nakakalimutan mo yung parents mo. Huwag naman sana ganun. Bigyan po ninyo ng time yung mga magulang nyo. Kahit sabihin natin, isang beses lang sa isang buwan. Ayan. Malaking tuwa na yun sa kanila. Kumbaga, mapapasaya na po natin sila. Namimiss din tayo ng mga yan. At nalulungkot din sila. Kailangan na iparamdam din natin na mahal po natin sila. At huwag po natin sila bigyan ng sama ng loob. At yun lang ang aking vlog for today. Sana may natutunan kayo. At sana sa mga anak dyan na matitigas ang ulo, sana maisip nyo to. At huwag nyo nga kalimutan yung mga parents nyo kahit anong marating nyo sa buhay. Dahil hindi nyo po yun mararating kung wala sila. At isipin natin lagi yung mga sakripisyo nila para sa atin. Lalo nung tayo bata pa. At nakakalungkot kasi minsan may mga parents na sobrang stress sa mga anak or na-depress, nagsi-self-pity, minsan na nagpapakamatay dahil sa katigasan ng mga anak, ulo ng kanilang mga anak, hindi nakikinig, may nangyayari na hindi maganda, diba?
kung may mangyari sa ating masama, unang-unang masasaktan yung parents natin. Sana lagi niyo pong isipin yun. So, ayan lang, mahalin natin po sila at respetuhin. Hindi yung saka ka naiiyak o sana saka mo na ipakita yung pagmamahal mo dun sa parents mo kung nakaratay na. May mga ganun. Sorry guys. May mga ganun pangyayari, diba? Iyak ng iyak ka, nakaratay na yung nanay mo, namatay na o yung tatay mo. Huwag naman sana ganun. Habang buhay na buhay yan at ramdam nila na mahal nyo sila, iparamdam nyo na. Hindi yung nga saka na nakaburol na o saka na kayo mag-iiyak-iyak. Ayan. So, habang kumbaga bigyan nyo ng halaga yung mga tao nagmamahal sa inyo, hindi lang sa mga parents, kahit yung mga kaibigan nyo na minamahal kayo, ipakita nyo na, iparamdam nyo na mahalaga din sila. Kasi hindi po habang panahon, nandyan po sila. At sabi ko nga, walang forever. At hindi natin alam yung, kumbaga, life is unpredictable at uncertain. Hindi natin alam, mamaya matapa ka, mamamatay ka na. So, kailangan, dapat lagi natin, we try to do our best na gumawa ng mga mabubuting bagay. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo. At sana yung mga pinagsasabi ko dito may i-apply nyo sa inyong mga sarili. Tama na yung katigasan ng ulo. Wala po kayong mapapala dyan. Pagdating ng araw, pagsisihan nyo, lalo na pag matanda na kayo, sasabihin nyo sa sarili nyo na sana ginawa ko pala yung dapat na gawin, yung tama. So habang ngayon bata pa kayo, gawin nyo na po yung tama. So ayun lang, at hanggang dito na lang. Ako po si Smile, at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-like ang video nito. Maraming salamat. Stay safe and God bless you all. Bye.